Ngayon, ang masasabi ko, kasi actually, ako, ang advocacy ko talaga, makatulong sa mga local farmers. Kasi, as we all know, our country, ating bansa ay agricultural country. And besides that, dito sa atin, sa Pilipinas, napakarami ditong local herbs. Ang sabi nga doon sa libro na nabasa ko, we have more than 10,000 undiscovered species ng herbs. Imagine 10,000, sir, ha? Yes. We have that species in the Philippines, 10,000 variety of herbs. Undiscovered pa yan. Ay sa Pilipinas, ay sa DOST, I mean, sa DOST, sir, ang dineclared lang, 10 herbs na. Kasama dyan yung pansit-pansitan, bayabas, turmeric, hindi ko maalala yung iba, but 10 lang yung inapprove nila. Pero, imagine 10,000, napakarami nun. Siya si Sir Nel Carliano, dating naninirahan sa tabing ilog at squatter area. Pero papano nga ba nabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng dahon ng malunggay? Ito ang itatampok natin sa ating kwento sa usapang negosyo, dito lang sa ating Taong Gala page. Ang malunggay, o mas kilala sa tawag na moringa, ay tinatawag na the miracle plant sapagkat maraming benepisyong ibinibigay ito at nutrisyon na isinusupply sa ating katawan. Pero paano po ang ano, sir? Paano po ang nagdaanan sa Mr. Delta? Galing ako sa sales ng real estate at saka insurance, ay may mga pangyayari na hindi maiwasan sa buhay, na prostrate ako sa sales. So tumigil ako sa pag-insurance. And then, yun nga, parang wala na akong ginagawa eh. So, that time, nag-isip ako kung paano ko mabubuhay. Kasi, sa totoo lang, bago ako nagsimula ng negosyo na ito, nakatira lang ako sa squatter. Uh-huh. Sa gilid ako ng ilog dyan sa may iglesia ni Cristo. Uh-huh. Sa likod ng Baptist Church. So, ibig sabihin, mula doon sa pagtiran ng ilog, paano yung transformation na nandito ka na rin? That time, nag-start ako, nakatira pa rin ako sa squatter. Ngayon, it so happened, meron akong Filipino-Chinese na naging customer. That time, nandun ako sa seminar ng Dr. Jaime Galvistan kasi inaalaw naman ako na mag-display ng herbal ko. Bumili yung ali, that is malunggay and turmeric. And then, After a week, kasi nandoon sa label nung herbal ko yung binili niya, tinawag ako, pinapunta ako sa Shangri-La. Nung makarating ako sa Shangri-La, bungad niya kaagad sa akin, sabi niya, Nel, kung gagawin ko manegosyo yung herbal mo, kaya mo ba akong pagbilhan? Sabi ko, ma'am, ng alin? Sabi niya, malunggay. Sabi ko, ilan kilo, ma'am, ang kailangan mo na malunggay? Sabi niya sa akin, 1,000 kilo. Sabi ko, ma'am, wala po akong pera, direktahan. Yan ang sinabi ko sa kanya. Wala po akong kapital. Pero sabi ko, ma'am, kung tutulungan mo ako sa capitalization, kaya ko mag-produce ng 1,000 kilos. Imagine, that time, hindi ko siya kakilala. She's just my customer. Pero, imagine, pag uwi ko, sir, binigyan ako ng 15,000. Hindi kami magkakilala. So, ibig sabihin, mula doon sa 15,000, doon ang umpisa. Doon nagsimula itong yung pag-boom ng business ko, doon nagsimula. Actually, that time yung 15,000 natutusin, hindi yun enough kasi ang pinag-usapan nga namin 1,000. So, after a couple of weeks, tinawagan ko siya, sabi ko, ma'am, nandito na po yung worth 15,000. Sabi niya sa akin, Nel, ang usapan natin 1,000 kilos. Sabi ko, ma'am, maraming supply, pero sabi ko, yung mga farmer, hindi sila magtitiwala sa akin na bigyan ako ng 1,000 kung walang kapital. O right away, pinabalik niya ako agad doon. Binigyan niya ako na another 30,000. So, mula doon, ang isa sa nakakapagbigay ng interest is, mula doon, paano ka naalis doon sa bahay na yun? Papunta na dito? Ito nga. Binigyan ako ng another 30,000, second time doon sa 15. Uh-huh. Sabi niya, Nel, sabi ko, ma'am, nandito na po yung worth 45,000 na kapital. Sabi niya, Nel, hindi pa rin yan enough. Pero sabi ko, ma'am, nandito na po yung worth 45,000 na malunggay. So,
that time, napakalakas ng disposal ng Romat, na malunggay. Okay. May mga kakilala ko sa labas. Ang ginawa ko, naghanap ako ng pagbibentahan ng malunggay. Pero bago ko sa ilabas yung produkto, I see to it na anytime na dumating yung nagbigay sa akin ng kapital, intact yung ano, intact yung product, yung Romat, intact dapat yan. So, ginawa ko, bago ko i-dispose yung produkto, talagang sinigurado ko na may ma-re-replace kasi that time napakabilis ng disposal ng malunggay. Oo. So, mula doon, yun na yung nagdala kayo papunta rito. Oo. After a week siguro, dumating yung nagbigay sa akin ng investment, kapital, di nakita ako na nasa gilid ako ng squatter. Sabi sa akin, Nen, you have to move from this house. Kasi nobody, sabi sa akin, nobody will trust you na you're in business. Kasi sabi niya, nandito ko sa squatter. So, right that time, lumabas kami, naghanap kami ng bahay sa Brookside. So, saan nang gagaling ang mga, ano mo, itong mga raw materials mo saan? Yung mga malunggay, actually, paano ang production ng gagawin? Actually, I have different contacts. I have that time I have contacts from Ilocos Norte. Uh-huh. I have from Batangas and I have from Laguna. Uh-huh. Oo. That time napakalakas ng disposal ko ng malunggay. I was able to dispose mga siguro 3 tons a month. Paano may ano ka ba dito, may sa paano bang ginagawa 'yon? Ginagawa ko. Although may pulverizer ako, pero that time nakalakasan ng flakes kasi kung kikita mo, meron ako dyan flakes malunggay dried flakes. Binigyan ako ni Sir Nel ng pagkakataon na pasukin ang kanyang maliit na kwarto kung saan naroon ang kanyang pulverizing machine at nakita ko ang iba't ibang klase pang mga dahon na kanyang pinoproseso. Ito yung malakas ko i-dispose before coupled with the powder, this one. Powder na ano to, malunggay? Malunggay. Aha. So para sa ano naman to? Paano ano na? Meron ako yung parang tea din siya. Yeah, pwede siyang gawin ng ganun. Itong flake, hinahalo naman ito sa mga gumagawa ng malunggay. Malunggay, pandesal. Tinapay. Yes. Oo. Okay. Pero pwede rin siyang gawing tea. So sa kasalukuyan, ilang bigay o ilang anong Before, marami akong sinusuplayan na bakery, but this time, ilan-ilan lang kasi napaka-hectic ng competition. Oh, marami nang gumawa, marami nang tuto. So, ang medyo, ano nga dyan, problema, marami nang natuto, bumaba pa presyo. So, yun ang number one ngayon na struggle sa buhay mo, yung competition. Isa sa magiging hamon para kay Sir Nel ay yung tinatawag na competition. Marami ang natuto, marami ang gumaya, marami ang nagtinda. Dahil sa paigting ng paigting at palakas na palakas ang competition, mas kinakailangan mong palakasin at pagandahin ang inyong packaging. At dahil dito, mas higit na kinakailangan ng dagdag na pundo. At saka din yung salabat. Pero nagdagdag ako talaga ng maraming iba't ibang local herbs na produce ako. So saan ngayon, sir? Halimbawa, may mga taong nangangarap or makakakita sa atin na nagnanais sa maggawa ng ganitong klaseng ligusyo. Ano ang may ito tayo? Para sa akin, hindi ko naman ipinagdadamot. Okay. Sa ngayon, ang masasabi ko, kasi actually, ako, ang advocacy ko talaga, makatulong sa mga local farmers. Uh-huh. Kasi, as we all know, our country, ating bansa ay agricultural country. And besides that, dito sa atin, sa Pilipinas, napakarami ditong local herbs. Ang sabi nga doon sa libro na nabasa ko, we have more than 10,000 undiscovered species ng herbs. Imagine 10,000, sir, ha? Yes. At least sa mga kaibigan lang kita natin, narinig natin yung kwento ni Sir Romuna. So, na talagang nakaka-inspired. Kasi sabi niya, mula doon sa dati nakatira sa squatter, pero dahil lang sa simpleng dahon ng malunggay. Ngayon, nandito na siya, nakatira na siya sa subdivision. Brookside, no? Sa loob ng isang subdivision. No? Okay. So, ang mensahe para sa mga manunood natin, para sa panghuling mensahe, anong masasabi? Kung meron man po nakakapanood ngayon, ang masasabi ko lang po sa inyo ay
aralin po ninyo na maging aralin po natin na matutong gumamit ang herbs naman. Hindi ko naman po sinasabi na dahil nagpo-produce ako eh ito po yung gagamitin ninyo aking produkto. Hindi naman po kailangan ng lahat ng mamamayan na Pilipino bumili kung sino nagpo-produce ng herbal. Kasi po itong mga ito, kung tutuusin, nasa paligid lang natin po. Maraming salamat, sir. So sana po ay nakapagbigay tayo ng kahit papano ay konting inspirasyon sa mga tao na nagnanais sa magawa ng negosyo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng ori ng pangnegosyuhan. No? Pero ang napakaganda doon, sir, talagang na-inspired ako doon sa kwento mo. Mula sa simpleng dahon ng malunggay, mga kaibigan, mga kapatid, ay talaga ng mga kumbaga naiangat niya yung kanyang antas ng pamumuhay sa kasalukuyan. Ay siya na mismo ang nagpo-produce at nagbibigay ng supply. Lalong-lalo na sa mga may-ari ng mga bakery na hinahalo ngayon sa panisan. Yeah. Prop nito nga na din, ano? Nagustuhan ko yung turmeric. Parang gusto ko lang yung ano lang talaga siya eh. Plain. Plain. So, thank you so much, sir. Maraming salamat. Salamat din po. Sana po mga kaibigan ay inyo pong nagustuhan ang kwento, Sir Nel, at least kahit pa paano mga kaibigan. Sa pagkakataong ito ay nakadaupang palan natin at nandito na. Medyo mahaba-haba na ang ating ang na-share niyang kwento. Sa muli po mga kaibigan. Ako po si Taong Gala kasama si Sir Nel dito po sa loob ng kanyang receiving na area ng raw materials ng kanyang mga product. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, Pilipinas.